viewers and listeners ko sa buong mundo. Ako po'y taos pusong nagpapasalamat sa inyong lahat dahil sa pagtangkilik at walang sawang pagtangkilik sa aking maliit na channel. Sana doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, humihingi po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang aming maliit na channel para marami tayong mas masaya. At sana tawag dito, may makunan kayo, mapagkunan kayo ng kaunting idea man lang sa mga binibigay kong mga impormasyon dito sa aking programa o channel. Maraming salamat po. So hindi na tayo paligoy-ligoy, direct na tayo sa ating tawag topic ngayon. Ang pag-uusapan naman natin ay yung tinatawag na muscle control o Kegel exercise na tinatawag, no? So doon sa mga hindi pa nakakaalam, mahirap man siyang maintindihan sa isang beses lang, pero kung pwede niyong balik-balikan na panoorin ang videong ito, siguro naman tawag dito, malalaman niyo o masasanay na kayo. So, ano tawag dito? So, yan po ang ano natin, ang pag-uusapan natin, no? Ang Kegel exercise o muscle control. Ano nga ba yung muscle control na? Bakit ano ba ito yung pag-uusapan natin? So bago ko simulan, so yung pag-muscle control, ang point po dito, kapag nakikipagtalik po tayo sa ating mahangamahal sa buhay, pag ginawa po natin itong muscle control o tinatawag na Kegel muscles na ano natin, ay tawag din nasisiyahan o parang nababaliw pa raw, sabi nila, pag magaling ka raw mag-muscle control, nababaliw daw ang iyong partner o mga asawa. So yan po yung tungkol nito. Ito po ang pag-uusapan natin tungkol sa muscle control, kasi minsan merong mga kababaihan na hindi pa nila alam yung ano, yung tinatawag na muscle, ano nga ba yung muscle control na sinasabi nila na minsan nakakabaliw sa mga kalalakihan. So yan po yung pag-ano natin, tatalakayin po natin ngayon, no? So, no, ang Kegel exercise ay isang uri ng ehersisyo na naglalayong palakasin ang pelvic muscles, no? Na kilalang Kegel muscles. Ang mga ito ay grupo ng mga muscles na nasa ilalim ng ating balakang at gumaganap ng mahalagang papel sa kontrol ng pag-ihi at pagtatalik, no? Narito ang mga gabay sa paggawa ng Kegel exercise habang nagtatalik. So, yung number one natin ay tukuyin ang tamang muscles. Tukuyin ang tamang muscles upang malaman kung aling muscles ang iyong kinakailangan i-exercise. Subukang pigilan ang iyong ihi habang naiihi, no? Ang mga muscles na kailangan mong pigilan ay ang iyong Kegel muscles na tinatawag. So, yung para tayong umiihi, na pinipigilan mo kapag umiihi ka, yun po yun. Yung muscles na yun na parang, ah, naku, wala pang toilet dito, kailangan mapigilan ko pa. Yun, yung muscles na yun ay tinatawag na Kegel muscles, no? So, yung number two naman, maghanap ng tamang posisyon kapag ginagawa mo itong ano, yung muscle control na to, no? So, maghanap ng tamang posisyon habang halimbawa nakikipagtalik tayo. So, ito na, maghanap ng tamang posisyon. Maaring mas maganda na ikaw ang iyong partner ay magkaharap. Magkaharap po ang posisyon ninyo. Depende sa kung ano ang mas komportableng posisyon para sa inyong dalawa. Maaring nakatayo, nakaupo o nasa iba't ibang posisyon sa talik, no? At dito gagawin mo yung tinatawag na pagma-muscle control, no? Kung paano ito gawin, ang pagsasanay ng Kegel muscles is narito. Isagawa ang sumusunod na hakbang nagtatalik. Ito'y habang nagtatalik, no? Ito yung pagsasanay na sasabihin ko. Yung number one, pigilan ang ihi. Pigilan ang ihi. Ibig sabihin, hindi po yung talagang naiihi ka. Yung parang pinipigilan mo kung gusto mong umihi, ang ibig sabihin dito, no? Pigilan ang ihi at i-hold ang iyong Kegel muscles. I-hold yung, i-close mo, no? Ito po ay habang nagtatalik na po kayo, no? Na sinabi ko yun sa number 2 na maghanap ng tamang posisyon. Kapag nasa tamang posisyon na kayo, ito na po ang gagawin mo. Yung number 1, pigilan ang parang naiihi ka at i-hold. I-hold mo ang iyong Kegel muscles ng mga 5 segundo. Pagkatapos ay pakawalan, no? Ang ibig sabihin, habang
habang yung ano tawag yung pimpin mo at saka yung sandata ng partner mo habang malabas pasok, kailangan gawin mo yon na sinasabi na ipigilan mo yung Kegel muscles mo na yung parang naihi ka ng 5 segundo. Pagkatapos saka mo pakawalan, no? Na para bang close open, yun ang number one, no? I-hold mo yung Kegel muscle mo na para kang naiihi. Tapos yun na kapag tawag dito, ginagawa mo yun, pinipigay yung ano, yung ari ng lalaki, no? Yun, yung muscles na yun, yung habang gusto mong umihi, no? So yun po ang number one natin, no? At number two naman, magpahinga ng mga 5 segundo bago muling simulan ang pagsasanay, no? Magpahinga na naman ng 5 segundo, 5 seconds only, oh, bago muling simulan ang pagsasanay, no? At ang number 3 naman, ulitin ang pagpigil ng Kegel muscles at pakawalan ng mga 10 hanggang 20 beses. Yun na yun, no? Na habang nag-ano kayo, nagtatalik na kayo, yun, gagawin mo na yun, yung tawag dito, pigilan mo, pakawalan mo, hanggang 10 to 20 beses, no? Para masanay po tayo, no? At doon mo malalaman kung gumagana, kasi nga, nandoon yung ano eh, yung sandata ng partner mo na paloob, kaya malalaman. Pero sa una nga, sinasabi ko na nga, mahirap gawin sa una, kaya kapag nasanay ka na, malalaman mo ito. So, yan po yung number 3, no? Na tawag dito. Ulitin ang pagpigil at pakawalan ng mga 10 hanggang 20 beses. At ang number 4 naman, maaring dagdagan ang bilang habang nabibigyan ka ng kaginhawaan sa Kegel muscles na exercise mo, na pag-i-exercise mo, no? So, tawag dito, ito naman guys, hindi naman ibig sabihin din na halimbawa nagtatalik lang. Kahit hindi po nagtatalik, pwede po yung sanayin ang inyong sarili. Pero dito sa topic natin ngayon, medyo ginagamit ko na yung pagtatalik para maintindihan nyo po kung anong nangyayari doon sa tawag dito, pagmamuscle control ninyo habang nagtatalik ang lalaki at babae, no? So, at ang number tawag dito, number 4 naman, ano tawag dito, tiyaking hindi hinihigop ang tiyan o iba pang mga muscles habang ginagawa ang Kegel exercise. I-focus lang sa Kegel muscles, yun. Kasi doon kasi sa loob natin, maraming muscles yan, nandoon yun sa tiyan. Huwag tiyakin na hindi hinihigop ng tiyan kapag ano, kapag halimbawang nag-exercise ka, no? No? Dahil kapag dito sa tiyan mo ginagawa yung ano, yung pag muscle control mo, ay hindi siya doon, hindi siya uubra doon, wala siyang meaning. Kasi nga, yun na nga kanina sinabi ko na sa pag yung gusto mong umihi, no? Yung muscle na yun, yun ng Kegel muscles na tinatawag, yung pigilin mo yung pag-ihi. Kasi nga maraming mga muscles sa loob sa ano natin. Pero yung Kegel muscles ang dapat nating gawin, no? Yung muscles na yun, yung Kegel muscles na yun ang dapat na tawag dito, gawin natin, na muscles ang gagamitin natin, no? So yan, tiyakin na hindi yung tiyan o mga muscles sa iba-ibang mga ano, kundi i-focus lang sa Kegel muscles. So at ang number ano naman natin, at ang tawag dito ng panglima naman natin, tuloy-tuloy lang pagsasanay para sa magandang resulta. Maaring gawin ang Kegel exercise araw-araw kahit hindi nagtatalik. Yun na nga sabi ko kanina, na kahit hindi nagtatalik, no? Pwede niyong gawin ito para ma-exercise at masanay po kayo kung anong nangyayari doon sa totoong Kegel muscles na yun, na ito na talaga siya. Kumbaga, no? Na tama na yung ginagawa ninyo. So, andito ang last natin na ibibigay kong tip para mas maintindihan nyo kung ano ba talaga ang muscle control na tinatawag. So, ito. Maghugas po tayo ng kamay, no? Maghugas po tayo ng kamay na matawag dito. Pagkatapos na malinis na yung kamay natin, so, maglagay ng isang daliri sa yung pepay, sa loob ng pepay, no?
Tapos kapag nasa ilalim na yung daliri mo, subukan mong pigain. Yun na yun ha, pigain yung kanina. Kumbaga kung ito ay ari, no? Pero ito daliri mo lang yun. Gamitin mo na yung kegel muscles mo. Yun na nga, yung para kang naiihi, no? Na i-hold mo. Yun ang gawin mo dito sa daliri mo, no? Pigain mo ng kegel muscles mo. Yung parang pinipigilan mo ang ihi mo. At kapag naramdaman mong parang humihigpit, no? Ang tawag dito, o parang pinipiga ang iyong daliri, bravo! Alam mo na kung paano ang gawin. Yun lang po, yun ang tips, no? Kaya maghugas ng kamay, tapos ipasok ang isang daliri sa iyong pepay, tapos doon mo, ipasok mong mabuti, tapos doon mo gawin ang kegel exercise, kegel exercise, gawin mo yun. Kapag humihigpit siya. Malalaman mo yun, pinipiga siya eh. No? Kapag hindi siya pinipiga o walang nangyayari, ibig sabihin, hindi mo alam kung paanong mag-muscle. Hindi mo alam gamitin yung kegel muscles mo. So, ibig sabihin, hindi mo pa alam. So, walang problema po dyan kung hindi nyo man alam. Kaya, sanayin. Magsanay. Na kung wala tayong kapartner, gawin natin sa ating daliri na lang, no? Wag naman yung kung ano-anong ipasok doon sa pimpim na mga bagay. Mas maganda na yung sarili nating daliri, no? Hugasan lang nating mabuti o no, para hindi tayo magkaroon ng infection. So doon mo malalaman na kapag pinasok mo tapos sa ginagamit mo yung kegel muscles mo, doon mo malalaman kung talagang tama yung ginagawa mo. Kaya nga, yung sinabi ko kanina, na kapag tama ang ginagawa mo, hihigpit po. Gaganon niya, hihigupin niya yung ano mo, yung daliri mo. At kapag nagawa mo na yon, ibig sabihin, tama na yung ginagawa mo. No? Tama na siya. Yun ang tinatawag na muscle control. Kinokontrol mo na yung daliri mo na pwede mo siyang higupin. Kahit alisin mo na siya, hinihigup niya. Yun po yung muscle control. Kaya yun ang ano doon is yung kegel muscles ang gumagawa noon, no? So, hayan po guys, sana naintindihan nyo. At kung hindi nyo man o hindi man tama o kulang man ang aking explanation, pasensya na po. Dahil hindi po talaga po ako din sanay dito, no? Kaya lang, sinishare ko lang po. Dahil, alam nyo ba guys, alam ko na rin magkaganito guys. Kaya nung ginamit ko yan sa partner ko noon, talaga namang mababaliw. Nababaliw talaga dahil sa sobrang higpit. Dahil sanay na nga akong gumamit. At na parang makikita ko talaga na tirik talaga ang mata ng partner ko. Dahil yun na nga, na talagang alam kong gawin na yun eh, sa loob ng ano ko. Kaya pag nalaman nyo yan, hindi po ako nagkakamali na talagang masasiyahan ang inyong mga partner. Kaya yan, salamat guys sa panunood at sana huwag po kayong magsawang manood pa rin sa iba ko pang mga video at kaya mag-subscribe na po kayo para updated po kayo sa lahat ng aking mga vlog na puro mga impormasyon. Maraming salamat sa araw na ito. Arigato gozaimasu.